Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay tayo ng latest update sa ginagawang bagong integrated hotel resort and casino, ang Westside City Resorts World. Malawak pa yung area dito sa kabilang side, bahagi pa rin yan ng Westside City Development. Ito na ngayon ang progress sa ginagawang building na katabi ng hotel and casino. Bukod pa dito sa ginagawang hotel and casino, magkakaroon pa ng strip mall, theater district at grand opera house na may seating capacity na at least 3,000. Magkakaroon pa dito ng iba't iba pa mga atraksyon at world-class na amenities katulad ng pool club at leisure club. So ayan guys, ito na makikita na natin ang latest na progress dito sa hotel resort and casino. Nilagyan na ng mga glass panels at windows ang buong building. Ang Resorts World Westside City ay joint venture project ng SunTrust Resort Holdings, isang subsidiary ng Sun City Holdings, isang company mula sa Hong Kong. Kapartner nila sa proyektong ito ang Alliance Global, ang parent company ng Mega World, Travelers International at marami pang iba. Dito naman sa tapat ng Hotel and Casino, isang bagong 5-star hotel ang malapit na ring matapos. Ito ang Grand Westside Hotel. Nakaschedule na ito na magbukas ngayong December 2023. Pero dahil sa delay sa construction nito, nailipat na ang opening ng bagong 5-star hotel sa susunod na taon, 2024. So ayan guys, dito sa malapit, wow, ang ganda na ng bagong Resorts World Westside City.
kung ano yung design na nakita natin online, ganun din dito sa actual. Napakaganda ng bagong hotel and casino dito sa Manila Bay Area. Mahigit sa $1 billion ang ginastos sa pagpapatayo sa bagong hotel and casino. Kapag natapos na ito at nagbukas na, magkakaroon dito ng 400 na hotel rooms. Sa casino naman, magkakaroon ng 1,200 na slot machines at 400 na gaming tables. Ang Grand Westside Hotel naman ng Mega World ay inaasahan na magiging record-breaking dahil kapag nagbukas na ito at naging operational na, magkakaroon dito ng at least 1,000 na 5-star hotel rooms. Patuloy ang progress dito sa Westside City. Doon naman sa kabilang side, naitayo na rin ang mga bagong residential condominium. Bahagi pa rin yan ng Westside City Development ng Mega World. Ito namang nasa gitna na parang gubat. Ang property na yan ay pag-aari ng Pagcor. Diyan sana itatayo ang isang 5-star hotel resort and casino, ang Nayon Landing Resort. Nasisimula na sana, kaso pinatigil ng former President Rodrigo Duterte dahil sa mga nakitang paglabag sa kontrata. Ang ganda na rin pala ng bagong Grand Westside Hotel. Doon naman sa likod ng hotel, nagsimula na rin na itayo ang isa pang bagong residential condominium. Dito naman sa kabila ang Kingsford Hotel at mga residential condominium din sa likod. Bahagi pa rin ito ng Westside City Development. Dito naman sa bandang likod, pati na doon sa taas na building, nilagyan na rin ang mga glass panels at windows. Dito naman sa unahan, ang Okada Manila, isa pang integrated hotel resort and casino. Mayroon tayong nabalitaan na related sa Okada Manila. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ito naman ang mga bagong residential condominium na katabi lang ng Kingsford Hotel. Ito na lang yung ginagawa dito, yung iba ay tapos na. Gaya ng sinabi ko kanina, meron tayong nabalitaan na related sa Okada Manila. Ang Universal Entertainment Corporation, ang owner at operator ng Okada Manila, ay nagkaroon ng partnership sa pamamagitan ng kanilang Philippine subsidiary, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Nagkaroon sila ng agreement sa Lapu-Lapu Leisure Incorporated at Lapu-Lapu Land Corporation. Ito ay mga operating subsidiaries ng PH Resort Group Holdings, isa sa mga company ng Davao businessman na si Dennis Uy. Ayon pa sa latest update, ang owner at operator ng Okada Manila
ang tatapos at mag-ooperate sa Emerald Bay Hotel Resort and Casino na nasimulan ng itayo sa Mactan, Cebu. Pero dahil sa mga delay at kakulangan sa budget, hindi natapos ang Hotel Resort and Casino na yan doon sa Mactan Island, Cebu. At ngayon nga, finally, matatapos na rin ang proyektong yan matapos na saluhin at tatapusin ng owner at operator ng Okada Manila. Isang magandang balita yan para sa proyektong Emerald Bay Resort and Casino. Finally, matatapos na rin ang proyektong yan na ilang taon na rin na na-delayed. Dito kaya sa abandoned na property ng Pagcor, ano kayang magandang proyektong itayo dyan? Dapat siguro theme park na lang, parang Disneyland. Huwag na resort and casino dahil marami na dito sa area. Dapat tourist attraction talaga yung itatayo dyan para puntahan ng mga tao. Abangan natin next year ang pagbubukas ng Grand Westside Hotel, ang record-breaking na hotel na magkakaroon ng pinakamaraming hotel rooms. Merong open na area dyan sa taas, parang arko na nagko-connect sa dalawang building. So guys, ano masasabi nyo dito sa final na design ng Westside City Resorts World? Abangan pa natin yung iba pa mga building na itatayo dito sa kabilang side, ang Grand Opera House at Shopping Mall. Anong masasabi nyo sa bagong hotel resort and casino na ginagawa dito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.